Hi guys, welcome and welcome back to my channel. This is Arianna. And for today's video, another thrift flip na naman po yung ituturo ko. So today, ito po, it is a Bangkok inspired top and pop slip syempre kasi super na-obsess na ako gumawa ng mga pop slips. And guys, kung gusto niyo matutunan kung paano ko ginawa tong top na to, please keep on watching. So, ito yung before guys. Lolang-lola ang datingan and then ito na yung after. So, first step is ginupit ko lang yung sleeve. Syempre, lagi natin ginagawa yan. And then after nyan, ginupit ko din yung top part. Ayan, kita naman sa video kung ano yung ginagawa ko. And then nag-measure ako ng 10 inches. Tapos, ginupit ko na din siya. And then after nun is ginupit ko na din yung sides ng tela. So, ito yung bottom part guys. Tapos sa back part, nag-measure ako ng 14 inches. Tapos, ginupit ko na din siya kasi etong part na to, ito yung magiging harap natin. Tapos, ginupit ko lang din yung button sa isang part. Tapos, pinipin ko na po siya. Ayan. Pinapakita ko naman sa video kung anong ginagawa ko. Ayan. After ko ipin, lahat po pinipin ko yung top part and yung bottom part. So, ayan po siya ng closer look para hindi kayo malito. So, ayan po guys. Pin lang po tayo ng pin hanggang maubos na yung pin. So, ayan, bali meron tayo 1, 2, 3, 4, apat po na fabric na ipipin. So, ayan yung dalawang maliit na pinagupitan ko po ng buttons kanina. So, ito po yung timelapse video na tinatahi ko na siya. So, basic lang po yung pagtahi, straight stitch lang po yung ginamit ko. Wala na pong iba. So, ito po yung sa bottom part guys na kinat natin kanina. So, ito na ngayon yung magiging front part natin. So, gagamit po ako ng elastic thread. Tapos, ganito po siya pag nilagay sa machine. Tapos, yung labas po yung tatahiin ko para yung black thread yung nasa labas. Tapos, nag-measure ako ng ganyan. Every 2 inches ko po siya tinahi. So, 2, 4, 6, 8 po. Tapos, straight line lang po. Straight stitch lang po yung ginamit ko. Tapos, yung ginamit ko po na tension is nasa 4 po yung level niya. So, ayan po. Tahi-tahi lang tayo dyan. So, ito na po yung magiging itsura niya, guys. After matahe, medyo may mga malalaking spaces po. Tapos, yung dalawang maliit na fabric na pinagupitan ng botones, ipipin na po natin siya. Nakapagitna po yung, ano natin, yung nakasmock na fabric. Tapos, tatahiin lang po ulit natin siya ng straight stitch lang po. So, ayan guys, tahi lang ng tahi hanggang ididikit na po natin yung isa pang malaking tela. Ayan, magkaharap po yung parehas na labas. Tapos, ayan po ulit, video po na tinatahi. Straight stitch lang guys, yung ginagamit ko lagi. Tapos, eto na siya. Eto yung harap natin, magiging harap natin. And then, lalagyan ko lang po siya ng garter dyan sa part na yan, tsaka po sa baba. So, ayan po. Maliit lang yung garter, kaya medyo nahirapan po ako Mas maganda po kung siguro 1/4 po yung size ng garter. Kasi itong gamit ko po is 1/8 lang. So, ganyan po siya. And then, syempre yung bottom part din po, lalagyan din natin siya ng garter. So, ngayon sa sleeves naman tayo magpa-proceed. Tinatanggal ko lang yung part na medyo matigas para mas madali siyang tahiin. And then, nag-measure ako ng 10 inches para yung haba po niya. And then, tinanggal ko lang yung part na yan. Gagawin natin tong strap. And then, dito, 8 inches po ang minesure ko. Tapos, ginupit ko siya into 2, kaya meron na tayong 4 na strips ulit. Tapos, pinipin ko lang po sila para mamaya tatahiin ko na po. Ayan, pakita ko sa inyo after. So, ayan guys, tahi-tahi lang ulit. Straight stitch lang din yung ginagamit ko dito. Ayan, tinahi ko na din po siya sa pinaka sides and then dito, ipi-flip ko lang po para yung tinahi natin is mapupunta sa loob and malinis po yung pagkatahi. So, ayan na po yung strap. Dinikit ko na siya sa tube natin. Tapos, nilagyan ko lang ng pin. Sinukat ko lang sa sarili ko. And then, tahiin na ulit natin siya. Ganyan-ganyan lang. Tahi-tahi. Sorry, may nga yung oso, guys. And then, eto na pala. Yung next is, yung part na yan, pinakagili. Tatayaan natin siya ng zigzag. So, para hindi po nag-run or yung natatanggal-tanggal yung threads. Ayan po. Tinatahi ko lang siya, guys, ulit. Ayan, ganito po yung kakalabasan niya pag nasigsag sauna natin. And then next, pinipin ko na po yung sleeves na tinahin natin.
Ayan, ang ingin ng mga kapitbahay namin, pati aso. So, ayan po siya guys. Ayan yung itsura niya after ma-pin. Tapos, tahiin na natin siya. Tapos, etong part na to is pagdidikitin lang din natin yung labas na part para hindi siya naka-open. Ito yung bandang sa kilikili po. Tapos, straight stitch lang din. Pero, inuuna ko tahiin yung strap tsaka yung sleeves tsaka ko lang siya tinatahi. So, ayan na po. Tahi-tahi lang. Pakita lang para alam nyo na kung paano ko siya tinatahi. Puro straight stitch lang ako guys. Tapos, yung sa baba po ng sleeves is tinutupi ko lang and then tatahiin ko po siya with, ano na, with garterized na, ano, ayan, garterized na thread. And then, yung sa sleeves, nilagyan ko lang din siya ng garter. Tapos na po yun guys. Ito na po yung final result. Sana nagustuhan nyo. So, ayan po guys. Medyo maiksi lang siya sa akin pero bet na bet ko kasi mahilig ako mag high waist na shorts. Ayan guys, kayo na lang mag-adjust sa measurements kung gusto nyo po ng mas mahaba. Watching guys, sana nag-enjoy kayo and then may natutunan kayo at the same time sa video na to. Don't forget to like, subscribe, and click new notification bell so you'll be updated once I posted another video tutorial or hauls. Thank you so much!